Oh, so ito guys, yun po. Welcome po dito sa New Frontier sa Cubao, kung saan po ngayong gabi yung awards night ng MMFF. Yun po, nakita nyo sa likod ko. Red carpet yan, hinihintay po yung mga artista. Nandito po ako kasama ko ng Mama Sapano. Eh, ayan po yung pinopromote po natin na movie. Ito lang. Meron kasing lumabas sa news, sa balita. Okay, sa Facebook at sa iba't ibang social media na may blind item daw itong si OG Diaz. Na blind item pero medyo obvious na pinapatamaan yung Mama Sapano. Okay. Basahin po natin tapos magre-react ako ah. Oh, sabi ni dito sa news, how true na isang pelikulang kalahok sa MMFF ang namahagi na lamang daw ng libreng tickets sa moviegoer sa isang sinihan sa loob ng mall sa QC para panoorin lamang ito. Iyan ang isplook ni OG Diaz sa kanyang OG Diaz showbiz update noong December 27. Maraming nanonood niyan. Malakas yung channel niya. Parang siya na nga yung bagong Boy Abunde. Sa totoo lang, isa dami nang nanonood sa showbiz channel ni OG. Meron daw isang film fest entry na ipanamimigay na lamang ang tickets sa mga gustong manood. Bandang 6 PM sa Trinoma. Lumabas daw ang balitang ito dahil sa isang kumakalat na screen grab na group chat. Bukod sa libreng ticket ay libre pa raw ang popcorn at soft drinks ang taray. Iyon nga lang, kailangan nilang maghintay hanggang 9 PM dahil ito ang oras ng screening nito. Gusto na lamang daw isipin ni OG na baka may isang fan na nagpa-black screening o baka producer ng pelikula ang bumili para makahabol sa top 4. Okay? Nagbigay ng clue si OG. Ang pelikula raw ay may letrang M sa pamagat, as in mama. Doon pa lang, medyo obvious na yung pinaparinggan. Samantala, ayun. So yun yung pinakalaman ng balita. Ito yung sinabi, gusto na lamang isipin ni OG na baka may isang fan na nagpa-black screening o baka producer ng pelikula ang bumili para makahabol sa top 4. O sa akin, anong katibayan doon, 'di ba? Kasi ang Mama Sapano, may mga a few black screening sa kung alam, mga supporters ng mga artista, mga kaibigan ni Attorney Topacio. May mga alam ko kahapon meron sa SM North, hindi nga ako nakadaan, dapat dadaan ako. Nung bukas, alam ko meron sa Baguio. Pero hindi naman kontrolado lahat kung merong gusto magpa-black screening o ano. Sa akin, hindi yun yung point. Kung black screening man yan, o kung ano man yan, o fake news lang yan, o kung ano man yan. Kasi meron pang punto dito na baka daw binili ng producer yung movie para humabol sa top 4. Napaka wide yung reach ng vlog ni OG. Sa akin lang, ang pangit lang na parang pinabababa o hinihila yung image ng movie sa ibang tao. Bakit kailangang siraan ang movie na hindi naman sigurado kung ano yon, na hindi naman sigurado kung totoo bang may namimigay, hindi naman sigurado kung black screening ba yon? Bakit kailangang siraan pa? Lalo na, dapat aware din naman si OG na siya ay identified na kakampink. Habang itong Mama Sapano, alam naman natin, yung movie ay tinuturo si Pinoy na responsable doon sa Mama Sapano, which yun naman yung nakalagay sa mga report. Sana naisip din ni OG yun, na medyo lalabas din na ganun. Na parang hindi kaya politically motivated yung kanyang hirit na ganyan. Diba? Ngayon ay panahon ng mga sineng Pilipino, ng mga movies na locally produced. Bakit kailangang manira o kahit sabihin mo ng blind item, very obvious naman dun sa blind item eh. Yan ang problema sa ibang kakampings minsan, na maaaring hindi yun ang intensyon nila pero nagmumukha kasi na ano eh, na talagang makapanira, makapakancel, o yung kay Tony Gonzaga sa My Teacher talagang inihila nila pababa. So yun ang kesa itong sa MMFF na dapat ay para sa lahat ng pelikula, para sa lahat ng nagtatrabaho sa movie industry, kesa magkaisa ay mas pinipili pa yung mga paninirang ganon. At ang masama binablind item pa, inaano pa, medyo obvious naman yung pinaparinggan at gustong siraan. So yung mga ibang tao tinatawanan yung Mama Sapano, sabi ganon,
Hindi top 4, hindi daw top 3. Hindi ko alam kung totoo yun kasi wala namang official na nilalabas. Bawal nga yan eh. Sa totoo lang eh. Oh, pero sa akin kasi, it obviously Mamasapano is not a kids movie. Kadalasan sa mga unang araw, talagang kids ang talagang malakas siya. Pero, pero either way, ito po ay isang quality na movie na magandang suportahan. At also, this is also to honor yung pong mga sub 44 na kung saan si Atty. Topacio din yung abogado nung mga pamilya nung sub 44 na ito. Na hanggang ngayon, wala pa rin hustisya. Okay? Wala pa rin hustisya sa nangyari sa kanila. So sa akin, ang pangit lang talaga. Hindi lang talaga maganda. Ewan ko, kung makita natin dito si OG, try nating tanungin kung Mamasapano ba yung tinutukoy niya na ganun. At why the need para ikalat yon? At ito namang balita ng Manila Bulletin, why do they felt the need na i-post din ito? Na ikalat itong blind item na to, di ba? Para makapanira din. O, so yun lang naman yung komento ko dito. Pero anyway, dito tayo sa Mamasapano group, kasama natin dito sa MFF. Suportahan po natin lahat ng pelikulang lumabas ngayon sa MMFF. Yung po Mamasapano, suportahan po natin. Yung Nananahimik ang Gabi, kanina nakita ko si Direk Lino Cayetano, shout out. So suportahan po natin yun. Lahat po ng movie, yung kay Vice, yung kay Coco, yung kay Nadine, yung Family Matters, yung kay Agot, suportahan po natin kasi ngayong gabi po ay para sa pelikulang Pilipino, para sa industriya. Suportahan po natin lahat yan. Kasi may ibang kakampings na sinasabi, ginagawang politika na naman to. Ah, lalakas nung kay Vice. Eh, kakampink si Vice. Eh, yung mga nanonood ba nun, puro kakampink? Pustahan tayo, kalahati ng nanonood nun. O lagpas pa, mga si BBM yung binoto nung huling eleksyon. Yung mga adults na nanonood nun. Diba? Kasi inaangkin nila eh. Hindi naman dapat. Ito ay, kumbaga, maraming Pilipino ang nag-move on na. So sana huwag nang idamay dito pati yung mga ano kasi huwag nang siraan ng ganyan, okay? So yun lang guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.